Ayan, mapagpalang hapon po sa ating mga tagapakinig. Welcome po sa ating programang Sulong na Bayan. At syempre po tayo dinig, nadinig sa iba't pang panig ng mundo. So let's just say hello. Good wishes for them. Diyan po sa Estados Unidos, East Coast, so West Coast, at gina rin po sa Gitnang Silangan. Napakalakas po natin diyan sa Gitnang Silangan, sa Jeddah, Riyadh, Riyadh, Jeddah, Saudi, Kingdom of Saudi Arabia, Qatar, at gina rin sa Dubai. Siyempre sa ating mga neighboring countries. Saan po yan? Sa Down Under, yan sa Australia, sa Malaysia, Indonesia, Thailand, Singapore, Hong Kong, at syempre sa Vietnam. At malakas na rin po tayo dyan sa Myanmar at Macau. Hello, hello po sa wifi ng ating engineer Fred Balamala sa Macau. Mag-ingat po kayo dyan. At syempre dito po, Luzon, Visayas, Mindanao. At sa ating mga kapatirang mga Muslim, hello, hello, assalamu alaikum. At uunahin ko ng mag-wish siguro ng Kung Hei Fat Choy sa ating mga kapatirang Chinese nationals, na Filipino-Chinese, napakarami po nila. Kasi syempre, malapit na ang kanilang New Year. So let's wish them well. Alright, hindi ko na patatagalin pa. Kung nandiyan na sa kabilang linya ng komunikasyon, syempre po pag Tuesday, gusto natin makarinig ng mga mabubuting balita. Mabuting anin. Good harvest na tinatawag. Paano tayo makakaroon ng ganyang harvest kung hindi tayo nagtatanim ng mabuti? Di po ba? So, syempre, malalaman natin sa kanya paano siya nakapag-harvest ng sobrang mabuting ani, good harvest, at nakapag-donate ng mga napakalaking matatawag natin limpak-limpak na lote na ektarya yata yan na kanyang dinonate dyan sa Quezon City. At syempre gusto natin makamulatan o makakuha ng mga inspirational syempre experience kung paano niya ito na accomplish, no? Okay, mukhang nandiyan na ba sa ating linya si ating katandem, ang mabuting ani? Okay po siya. Okay, pero i-welcome muna natin syempre sa ating programa ang ating katandem pa rin at ang veteran journalist, no less than pag-ibig muna, Sleazy Lasso, hello. Hi. Glad to be here. Okay. Ang lakas. Loud and clear. So siguro bigyan ko na kung ganda ng iyong background. Gusto ko yung cabinet mo sa likod dyan. Ang laki yan. Ang dami kami. Wallpaper. Wow, galing. Okay, let's find out. Alam mo, Lizzy, syempre ang mga tao nagtataka, ano ba, bakit ganyan siya ka-successful o bakit napakadami ng kanyang na ipagkaloob sa mga tao? Saan ba siya galing? Anong hugot? Diba? So siguro bigyan ko lang ng backgrounder, no? Habang siya ay kinokontak at wala pa down, ako sana ay maka-join ng maaga, no? Okay. Alam mo, ito palang kanilang pamilya, lalo na ang kanyang ina, ay guro sa Quezon City. So siguro, just like ang mga schools, yung Novaliches Elementary School, now, yan yung former na pangalan, Novaliches Elementary School. Pero ngayon ay tinatawag na siyang Rosa El Susano Novaliches. At ito, just like any other school, sabi mo nga, Lizzy, aba, it has its own share of sunrises and sunsets. Vestiges, tama ba? Of the past could still be traced on its humble beginnings. And then, noong 1923 pala yan, Lizzy, yung the former Novaliches Elementary School first saw the light in the heart of Novaliches Bayan, the so-called poblacion, which was a few hundred meters away from its present site, yung ngayong kanilang lokasyon ngayon. Oh. Pero during that time, it already offered a complete curriculum for the elementary level at meron silang pitong guro. 7 teachers lang, kasi 23 yan eh. At during the last week of October naman ng 1928, a well-known, eto na, very famous siya na philanthropo. Ang pangalan niya is Don Tomas Susano Sr. Nag-donate, Lizzy, ng some 12,000 square meters. Diba ang isang ektarya, what, 10,000 square meter na yan eh?
So siya, mga 12,000 ang donate. At siya na yung nakasituate dyan sa Gulod, Barangay Gulod. And itong mga buildings occupied by the school today, ang dati pala niyan, it used to house mga barracks ng Philippine Constabulary nung araw, PC. And then yung original four-story building had only four rooms. Nako, apat na kwarto lang. Which housed the grades 3 and 4. Yung grade 3 and 4, apat na kwarto lang. At tapos yung grades 2 or grades 1 and 2 pupils were held in a rented house doon sa kalapit na lugar. So talagang nag, alam mo na, gusto makatulong ni Don Tomas sa yung kanya Susano, eh siyempre, nag-ari munhan pa din at naghanap pa ng ibang pwedeng lugar para maituloy naman yung grades 1 and 2 pupils. So yung Japanese-American War that erupted in 1940, 1943, momentarily curtailed, sabi dito sa ilang website, curtailed the normal operations of the school. Nagkaroon ng mga Nihongo classes, kung ano pang mga ibang foreign languages introduced nila in 1945. Later in that same year, ang school, I think ang school that time, during that period, it acquired the distinction of being central school. Yun na yung pinakamalaking eskwelahan. Yung neighboring barrios nila na Tala, Camarin, Caibigal, Llano, Diparo, and Bagumbong, nasa isang ano na, were put under the supervision of the district supervisor. And during this incumbency, itong si Mrs. Simplicia Salcedo, naku, kapilido mo pa, Miss Jo, as the school head ng Balichis Town, was put under the jurisdiction of the Quezon City government. Ayan. Ayan na. The city engineer's office then constructed yung home economics building. Naku, malakas ako. Ano ko dyan, ha? Mataas ang grade ko dyan, Lizzie. Home economics. Gusto kong luto-luto at saka mag-ayos-ayos sa bahay. Pero hindi naman yun pala ang aking question ngayon. In 1954, it ushered in with a new principal in the person of Mr. Jose Teodoro. And it was during this administration that massive infrastructure took place. Ayan na, through the help of mga parent-teacher association, we were able to raise the money for the another construction at ng isa pang building. It was also through the efforts of another two-story building was constructed through the help of the then Congressman Eulogio Rodriguez Sr. Backgrounder lang to, no, Lizzie. From then on, a succession of principals took place. Each one of them contributed and shaped the school from its modest beginning up to the present state. And in 1998, the school was reclassified to become School 4. Kaya ibig sabihin nyo, no? Owing to its ever-growing napakaraming populasyon. So in 2002 naman, the name ng Balichis Elementary School was changed. 2002, ng pangalan niya ngayon, Rosa L. Susano Balichis Elementary School, to give credit and respect to the matriarch of the Susano clan, no less than. Siyempre ang kanyang ina, who donated the lot to the school. So, doon mo po lang makikita, 1920s na itong pinag-usapan natin, Lizzie, eh. Napakadami ng kanila nang na-contribute. Ano kaya nasa sa isip, ano? Ikaw, siguro, going back, kung ikaw yun na niya, guru siya, at gusto niyang, siguro, maipa-empower pa, eh, mga kababayan natin na maging, maka-accumulate ng learnings. Sa tingin mo, yun ba yung mukhang direction na gusto ng pamilya nila? Sana ko. Iba talaga, no? Ang kanilang orientation. Tsaka, naano nila, na preserve nila ang ating values na ang mga maestro, mga teacher, ang taas sa ating tingin natin dati. Sa mga communities, pero tatay ko, kaka-graduate ng high school, pero nagturo after high school. Ang taas ang tingin ng mga mga tao sa teachers. Kaya naintindihan ko itong ano ni nanay ni Congresswoman Susano. Pilit-pilit niya i-preserve
respeto natin sa teachers. Medyo nawalan tayo ng respeto. Ewan ko kailan. Kailang panahon. Na parang kung sino ang walang specialty, mahala sila mag-teacher na lang. Grabe. Bakit ganun? Oo. Diba? Diba? Sandali. Sa ating mga taga-dyaryo, writers, okay. Si Jury Dasa sabi, those who can write, okay. Those who cannot teach. Grabe. At sabi ko, ang bastos naman. Yung daw hindi pwedeng, hindi marunong sumulat. Hindi marunong sumulat. Na lang. Oo. Ang pangit naman ng balon. Paano ka magtuturo kung hindi mo ginagawa yun? Kaya ako, masyado ako, maraming sasabi, magturo ka okay. Sa mga bata, pero, pwede ba? Oo nga, I am in the best position kasi galing ako doon. Right. Ginawa ko yun. Naging periodista ako. Okay. Kaya ko ituro. Pero ang naging isip, yung mga hindi daw maging periodista, sila lang tuturo. That's very bad. That's very bad. Diba? At matatandaan mo lahat naman tayo. Paano nga tayo naging ganito? Siyempre, dahil sa ating mga guro. Nagtsaga sa atin. At para tayo matuto. Hindi naman pwedeng pinanganak ka na, magaling ka na magsulat agad eh. Siyempre, nandiyan yung teacher para sabihin, oh, ganitong letter A, letter B. Yes. Kaya, alam ko, everybody encouraged me when I was trying to write. Yes. Oh, galing-galing mo. Kaya sabi ko, what is Julie talking about na those who can write, those who cannot teach? Para mang napaka-baba ng tingin sa mga teach. Kaya sabi ko, mali yun. Mali. Diba? So, Oo, paano nagkaroon ng ganung impression? Siyempre sa iyo, sa paglalahad mo sa journalism, mga assignments mo, mga nakapanayam mo sa larangan ng edukasyon. Ano yung nag-trigger? Bakit kailangan bumaba yung kanilang pagtingin sa mga guru? Ganito yata. Meron yata ibang tao, mga gusto aspiring reporters, okay. Writers, na okay. Medyo mahina ang loob. Mahina ang loob. Okay. Okay. Hindi sila nagpilit. Hindi ka pareho natin. Alright. Tayo. Kailangan. Ganyan. Meron nagkaroon siguro ganon. Pero that is very unfortunate. Kasi I don't think that the best teachers are those who cannot do newspapering. Hindi. Yung tinatanong ng marami, bakit nagkaroon ng ganong impression o parang label na, wala yan, guro lang. Lumiit yung, kumbaga sa salary nga, maliit na yung salary ng mga guro. Kaya nga, tapos lumiit. Masyadong masama ang loob ko kasi my father started out as a teacher. Katapos daw niya nag-graduate sa high school, kinuha siyang teacher, 17 years old. Galing-galing niya. Pag nabubuisit daw siya sa mga bobo, pinag-uutugan ng ulo. Pero, I mean, yes. Naka-irritate. There was a time when mataas ang tingin sa mga maestro, di ba? Kaya sabi ko, ano nangyari? I don't like it. Mm-hmm. And but again, pwede pa natin siyempre yan ma-balik yung estado, yung stature. Oo. Level, ano? Because without right guro, without teachers, Yes. Sila ang pinaka-importanteng element sa community. Kaya I like this ni Congresswoman Susano na she's supporting education. Education, primordial policy. Should find ways to support teachers. Mm-hmm. Yes. And then, syempre, ang mga guro, yan na yung tinatawag na second parent eh. Kasi nga, yung mga nanay, hindi naman niya, syempre, ang nanay, katulad ko, ang alam ko, halimbawa, magsulat, journalism,
hindi naman ako talaga makatutok na sa mga anak ko na oh, yung ABC, ito, notebook. Nakakasali ako sa mga paggawa ng assignment, pero hindi yung talagang ano. So, ang next parent, eto na mga guro. Pagpunta sa paaralan, sila na yung mga anak natin eh, kampante. Kasi ayan, merong nag-aalaga na, hindi naman sila guro lang, nag-aalaga din sila sa mga estudyante. Di ba? Gusto nila behave ang mga kabataan, hindi pa pwedeng turo lang ng turo. Kanilang, ang laki ng papel nila eh, all around sila eh. Parang hindi katulad natin na, sila, teacher, pero malaki ang grabe. Responsibilities. Mm-mm. Grabe, grabe talaga. Ngayon sinasabi nila, kung sino lang ang walang iniisip na specialization, sige mag ano na lang, BSE, education. Pwede ba? Mm-hmm. That is the most important thing for us. Mm-hmm. The educational teachers. Kaya, mm-hmm. I wish Congresswoman Susana will change that. Yeah, we change the mindset. Para kasi nagkaroon ng, okay, master of so and so, okay, economics. Parang nag-divide-divide yung, nagkaroon ng mga specifics. And then, lawyer na lang, o medicine. Pero tapos pagdating sa education, sige, hindi mo pala kaya, mag-DSE ka na lang. Lang? Parang gano'n. Oo, kaya nga. Mm-hmm. I cannot understand how that happened. Mm-mm. Kasi, pinaka-importante yung basic education. Pwede ba? Mm-mm. Oh my God. Parang kumonte, siguro in a scale of 1 to 10, pag tinanong mo, ano mga paglaki mo, anong kurso kukunin mo? Ganito, ganyan, ganyan, ganyan. Pero sige, pagka hindi ko kaya, BSE na lang. Ano yun? Kasama dapat yung sa galing ng mga gusto mong mag-hack sa journey mo or something, ano? Parang, ako, half of my life, naririnig ko na BSE lang. So, yun nga tuloy, nag-journalism naman ako. Kasi sabi na, yun yung naririnig mo lagi, bombarded. Ay, education, madali. Parang ano. So, important. Oh my God. I am guilty of that. My daughter herself mm-hmm. wanted to take BSE in. Kasi sabi ko, ano mangyayari sa'yo? Wala ka, hindi tayo dyan. Ikaw pala yung isa doon. Yes. Mas mabuti pa, HRM. Oh my God. Mas yung wanted to be a teacher. Mm-mm. Eh, sabi ko, wala kikitain dyan. Ayaw. Oh my God. Right. I'm guilty. Guilty myself. Guilty as charged. Pero may foresight itong ating mama ni Congresswoman Annie Susano. Susano. Talagang early on, noon pa lang, binigyan niya pa ng libre. Can you beat that? Pero libre na aral. Eh, ang hirap kaya mag-aral dahil wala kang pera, saan kakuha ng pang-tuition. Pero sa kanya, pinagkaloob niya ng libre. Elementary hanggang high school. So, merong libre ang primary and secondary. Huh? Ngayon, parang ang balak ko, isa sa mga tag ni Congresswoman Annie, aba, pati tertiary. Watch ko kayo dyan sa ano ba dito. Kayo ang pinagana. Parang yun na yung mga direction na pupuntahan o tatahakin ng goal o ng vision ni Congresswoman Annie, you know, para bigyan kayo ng libreng edukasyon. Alam mo, Lizzie, isa sa mga plano niya nga, eh, hindi na basta elementary o high school, pati kolehiyo. Ipagkakalok na ng libre. Di, ang daming makakapwedeng maka-avail nito. Yung talagang walang-wala ngayon dahil pandemya, walang trabaho, walang negosyo, sarado. Eh, paano kakapag-aral? Paano pambayad ng tuition? Pero kung ganyang tutuluyan at sisigihan na ni Kong Ani ang pagbigay ng libre ng college, di ang dami, masusulong ang bayan because ito yung mga libreng edukasyon na ang hirap makuha eh. Tapos iba-ibang kurso na yan. I'm sure. Pwedeng kurso medicine o baka abogasya o iba-ibang kurso. Basta, siguro, kaya nga ng kanyang initiative, private initiative na to. Hindi to sa gobyerno kukunin dahil wala naman siya sa pwesto, di ba?
Eh, sabi niya, ipagkakalog. Dati na kasing plano yan kung bakit naudlot. Yung bang pati kolehiyo, eh, libre na. Meron siyempre politika, baka merong nag-shutdown sa kanyang, o nagselos, o na-intriga siya. Hindi na ituloy ng Quezon City government. I won't name names, pero kilalang kilala yon. Eh, unfortunately, pang sarili lang niya ang kanyang naisip. Hindi katulad nung vision ni Miss Annie, ni Kong Annie, Congresswoman Annie Susano, ituloy hanggang hanggang kolehiyo na libre. So yan, tuloy. Alam natin na may consequences din yun. Somehow, yung iba sa populasyon siguro dyan sa lungsod nila, hindi ko nakaaral. So again, yes, sabi... Loli. Yeah. Ano natin yung problema natin? Mm-hmm. Talagang bihira ang mag-aaral ng mga koleyo. Okay. Kailangan natin yung mga siguro tipong TESDA. Livelihood. Okay, mga vocational. Livelihood. Oo. Mm-hmm. Kaya mas maganda siguro tulungan niya ang mga batang gustong mag-aral ng welding, dressmaking, mga tipong ganun. Baking, pagluto. Oo, masyadong mahirap kasi ang pag-aral na abogat siya. May maapat na taon. Commerce. So, mm-hmm. Ang kailangan natin ngayon, yung mga ano talaga, livelihood. Yung madaling, may, let's say, napag-aralan mo na siya, mga siguro, apat o dalawang buwan, tapos ka nang mag-aral, mag-training. Income ng mga tatawag. Ano? Kasi ngayon, ang talagang bestseller ngayon talaga is pagkain eh. Di ba? Kaya yung lumpia mo, umpisahan mo na. kaya kita pinatikim ng lumpia kahapon, kailangan mas masarap doon. Although kilala natin na nagawa doon. Yung sinasabi mo, Olympia, ng iyong anak, umpisahan na natin. Kasi yun ang gusto. Tsaka maliit na puhunan naman yata ang Google natin dyan eh. Di, umpisahan na natin. Yung bang delivery, nag-order yung kapitbahay sa gano'n. Sa taas nila, dami ng tao nyo dyan sa condominium nyo eh. O, di natin. Mag-order araw-araw ng iba-iba, every other day, kita ka na. Pero yung sinasabi mo, vocational or textbook kung kasi ngayon internet. Pwede mas makakatulong sa mga bata ngayon. Mm-mm. Kasi bihira na ang nag-aaral ng para abogat siya, para ewan kung ano-ano. Basta ang karamihan ng mga bata gustong kumita agad. Kaya yung textbook ang suportahan sana ni Congresswoman. At saka mga kabataan talagang maligalig eh. Yung bang gusto, galaw ng galaw. So, siguro with technology, ayan, utak at saka mismong physical, madaling maka-adapt. Kasi pagka naman napakahabang, ito nga journalism eh, minsan kini-question ko din, ba't naman kasi apat na daw, pwede naman palang dalawang taon lang. Nakagastos pa tayo lazy ng another 2 years. Pwede ba? Hindi nang gastos ng tatay ko sa pag-journalism ko. Ayaw niya ako mag-journalism. Bakit daw? Bakit? Tama daw yung mayaman sa pag-jajaryo. Eh, basta sabi ko, basta tatay. Pero naging guru ba ang paama mo? Parang naging teacher ba siya? Sandali lang. Bago nag-PMA. After high school, nag-teacher, mm-hmm. Tapos nag-take na exam sa PMA, naging sindalo. Oo, siyempre. Tapos sabi niya, take ka na lang ng AB English dahil mas mabuti yan, pagturo ka. So sabi ko, tay, gusto ko maging journalist. Eh, wala namang kinikita mga journalist. Yan ang isa pang misnomer. Walang kinikita ang journalist. Aba meron. Pag magaling sulat, ang daming pwedeng mag-hire sa'yo. Kasi magaling ka magsulat eh. Alam mo yung...
At dumuduktong na yun, dumuduktong na yan sa trabaho ng PR, public relations. Masaya tatay, noong taga-Jaria na ako, pag meron siya lang problema sa Manila Water, Manila Water, wala kami tubig. At least, eventually, na-realize niya na, okay pala naging periodista ako. Jurista. Again, iba-iba rin din talaga ang perception eh. At saka yung prowess, yung galing ng bawat isang individual. Ang talagang yung bang siseryosohin. At saka magfo-focus ka, kahit naman yan eh, hindi naman pwedeng lang yan. Pag mag-focus ka sa welding, bakit nakatayo yung mga buildings na yan? Dahil may welding. O, diba? Ewan ko, Loli. Ewan ko, hindi ko maintindihan. Talagang ginawa akong periodista ng Diyos. Ayan. May kanya-kanyang purpose. Siyempre, hindi naman pwedeng si lang ang magaling, si ganito. Talagang pinili ni Lord na maging periodista ako. Ang dami kong dinaanan, nanay ko, tatay ko, puro sila nag-oppose. Sige, okay. Tingil ka. Pero pinilit ko. Natuloy ako. Tapos, pero talagang yan ang gusto mo. Nagkaroon ako ng pangalan bilang periodista. Kaya sabi ko, So, meron ka na bang mga nakapanayam ng mga guro in the past sa iyong, columns mo, pang-araw-araw na ginagawa mo sa ating... Diyos ko! John Laura Astro! Yung pinaka-boss. Anong sinabi? You are the bushel. You are the light under the bushel. Sabi niya, dahil sa iyo kaya umaandar ang journal. Join na. Sarap naman marinig yun. Talaga po. Imagine, dahil sa'yo. Tsaka ang nagsalita yan is amo. Yun, bravo. Sabi niya, yes. Pero tinatago mo ang light mo under abortion. Oo. Hindi ako masyadong umaandar na ako yun. Na, sabi niya. Hindi ka nagyayabang, pero tinatago. Oo. At saka, pero lahat ng mga emergency at kung ano-ano, inutulungan akong journal. Kaya sabi ni John Luna Castro. Yes. Sorry. Ang laking ambag na iyong naidulot. Kasi that time, alam natin yung journal, sa dami na nagsisulputan kasi iba pa yung mga tabloid, nakakagulat. Dati-dati, tatlo lang kayong bida eh. Journal lang at saka Tempo. Listen, at saka Daily Express. Right. Daily Express Journal at Bulletin. Right. The big three. So, nagulat na lang tayo. Mushroom na. Merong Abante, Bulgar. Grabe. Ate. Alam mo, ang gusto kong gawa na story ah. Nakala nila, yun lang mga nag-oppose sa martial law ang okay. Kami rin naman, hindi kami nag-oppose. Nasa Sony Press kami. Pero, hindi rin namin gusto ang nangyayari. Okay. Babalikan natin lahat ng yan, ha? Mukhang kinukontak na eh. But we have to pause for our station break. Okay, the Philippine Standard Time is 3:32 in the afternoon. Si Miss Loli Acosta, Sulo na Bayan! Sa DWIZ 882. Right, ang babalik muli ang ating programang ang mabuting anis sa ating segmentong ang mabuting anis sa Sulong ng Bayan. Lizzie, nasa kabilang linya via Zoom, ang isa sa mga tinulungan ng ating Congresswoman Annie. No? Siguro, ikwento niya very briefly habang kinukontak pa si Kong Annie kung ano ang naitulong sa iyong pamilya. Diane, hello Diane, go. Hello, good afternoon po Ma'am Loli. Hi, Diane. Hello po. Good afternoon po. Oo.
Natulungan ka sa schooling? Yes po, ma'am. Eskola po ko ni Company Susana po nung counseling. Oh, very good. Sige, pakikwento. Apo. Bali po, scholar po niya ako nung high school po hanggang sa nag-college po. Until po now po, tinulungan niya rin po ako makahanap po ng trabaho. Yung sister ko din po, scholar din po ni Kong Ani Susano po. Wow, halos magkatapatid kayong na ipasok at magkaroon ng edukasyon. Apo. So, go ahead, Lizzie. So, what do you think of it? How can we help her get back to Congress? Ano gagawin natin para ibalik natin siya sa Kongreso? Ma'am, ginagawa po namin ngayon, ma'am, kumukontak po kami ng mga tao po dito sa District 5 na kami po bilang po natulungan po ni Kong Ani Susano ay kumakausap po ng mga tao na pinapaniwanag po namin na ito po yung adikain po ni Congresswoman Ani Rosa Susano na magkaroon po tayo ng scholarship para po sa mga batang wala pong kakayahang mag-aral katulad po ng panahon po namin na hikaos din po kami, kumbaga kasama po kami sa laylayan po ng lipunan. Natulungan niya po kami, ganun din po yung gagawing tulong sa inyo ni Kong Susano. In case po na manalo po siya, magkakapag-aral po ang mga anak po ninyo, magkakaroon po tayo ng scholar po ng college at saka ng high school po. Mm-hmm. Yan po yung lagi po namin pinapaliwanag sa mga tao na personally po, yung pamilya ko po ay lumalakad po para po manalo po si Kong Ani Rosa Susano dito po sa district. Nung time nyo, anong mga parang natatawag natin na medyo challenge, ano? Very quickly, nasa kabilang linya na, tawagin muna natin, ha? Diane, nasa kabilang linya na, para makapasok din siya. Welcome sa ating programang Mabuting Ani, Congresswoman Ani Susano. Hello, kasama natin si Lizzie at si Diane. Go ahead, Kong Ani. Hello, hello, hello. Hello, hello. Ayan, finally. Finally, I'm here. Oo, mahirap kasi mag-ano din sa phone. Dito sa phone kasi parang hina ng internet. It's okay. Very loud. Lakasan mo lang Kong Ani. Lizzie, go ahead with your question. Para ma-maximize. Lizzie. Okay. Ito nga. Kasi actually, ang nakita natin sa record ni Congresswoman Susano, masyadong ano ang concern niya sa education of the youth. Okay, so far, merong mga suporta siya sa education. Ano pa ang pwedeng gawin ngayon para sa suporta sa education? Ayan, ano pa yung pwede na akong idagdag Kong Ani? Tinatanong natin. Noong time na pinagawa ko yun para sa Libreng College, doon sa dinonate ang aking grandfather, si Don Tomas. Ngayon, hindi na ako mag-donate kasi baka mamaya pigilan na naman ako sa aking greatest plan na magkaroon ng college dito sa Novaliches kasi mabawasan man lang yung poverty nito. Yung building namin sa Susano Market, nasa kanto ng Susano Road, yung building na yun, hindi na pareretahan sa yun. Yun na lang gagawin kong college. Ministry yun, wala nang babayaran po. Wala na pong babayaran doon. Dahil yung po mga kamukha ng ginawa po ni Congressman Mandanas, 1 million tablets ang binigay niya. Buong Batangas yun. Siguro naman, hindi aabot ang 1 million tablets na bibigay ko. Hindi tablets na ininom, ha? Yung ginagamit ng mga bata sa paaralan. I can manage to distribute tablets and computers dito sa ating mga, sa ating District 5 para po magkaroon po ng ano, hindi kasi nahirapan, baka tumagal pa itong pandemic natin.
So, ayan, makakaasa yung ating mga online na students pala, no, Kong Ani, kasi mamimigay ka ng laptop at saka tablet, syempre. Yan na kasi ngayon, new normal, virtual lang itang distance learning. So, go ahead, Lizzie. Meron pang ikaw katanungan? Okay. Oh, ano na yun, Kay? Lizzie, go ahead. Oh, that is very necessary right now. We support natin sa educational sector. Kaya, malaking bagay itong focus ni Congresswoman Susano sa education sector. Yes, ma'am. Kaya, kailangan suportahan natin siya. Siguro tanong na lang kung Ani, how would you describe your relationship with the Quezon City Local Government Unit now? Do they encourage and welcome your initiatives to improve the lives of your constituents? How are you with them? Actually, I think we have the, I mean, before they oppose the creation of free college. Sabi nila, it's already, and I don't know what's the reason, because we cannot have, even you donated land, you cannot use yes. for free, free college for that that property. So now, I don't think I will not have that experience before, because I will not run for mayor before. Suddenly, they have the impulsiveness because of my disappointment, not bringing the free college to the people of Novaliches. That is the dream of my mother, who has been there yes. for 50 years. Sayang naman kung hindi natin itutuloy. Hindi yung konting minana ko sa aking magulang doon sa central poblasyon dito sa building namin. Hindi ko na parirentahan yun. Ang renta noon, more than half a million ang renta. Hindi namin parirentahan yung taas para lang to give way to a college for less fortunate. Ayaw po nila na poor kasi poor na nga. Maaaring poor sila in their capacity, but their brains are not poor. Right. I agree. Okay. Talk about brains. Ang talagang matatalino po ang ating mga constituents dyan. Si Dayan. Yes po. Ayan, nasa kabilang din. Si Dayan, kasama natin ngayon. Kanina, ini-explain niya. Scholar niyo po siya, pati na yung kapatid niya. Ang susunod na tanong ko, Ani, itong handling personal finances, medyo weakness ng ating kabataan din yan eh. Gastos dito, gastos doon. Ano idea? What are your ideas about teaching the young how to handle their money? How can we promote financial literacy among the young? Katulad ni Dayan. Go ahead. The young must be informed of how hard the money now. The money before may value. Money now, I don't think we still have the value of our peso. So we will teach them how to feast. Kaya nga, sabi ko, Miss Loli, kanina, yes. Nagbigay na ako ng information sa lahat ng leaders ko. I cannot give a cell phone for free. I cannot give a bicycle for free. Sa raffle, give them something that they will have to own for a lifetime. Kaya yun ang gagawin namin. Andito ang magtuturo sa kanila, hindi lang basta-basta mga professor. Kasamahan ko yan sa UP and Ateneo. Yan. Hindi lang kasama Harvard kasi mahirap mamasahin sila, Mark. Right. Alam mo, nag-masteral Lizzie si Congresswoman sa Harvard. So, mahirapan tayong i-import sila, no? But the gesture is there, mga expert in the field, para pagdating sa financial. Do you think, Kong Ani, do you think financial literacy should be included as a subject in the elementary yes, and high yes, school? Yes, yes, ma'am. Yes, ma'am. Why? Because with the knowledge they have to learn in that in our new school, they have to manage their finances. Because right. Mga Pilipino, we adopt our character so many for the past few years. Yung yes. Spanish time, Spanish time,
Japanese time, American time, so many times. So ang yung para natin, we will have the Filipino way how to spend wisely, how to keep our money. Spending wisely. Eh? Okay, meron tayong mga bangko. Alam po natin kay katuwang natin yan. Ano? But ang tanong eh, what measures should be done to encourage itong ating mga kabataan to save money by opening a savings account ba? Kailan ba yan? Kung ano? That is one way. But you know, yesterday, one of my favorite bank, yung yes. Bank of Manila, yung Microfinance, they will start na, sabi ko sa kanila, they will start na giving lending money for the small entrepreneurs, yung mga bata, yung time na libre sila sa school nila, nandun lang naman sila sa taas ng building, they can sell something doon sa market namin. Hindi to basta-basta market, bago ka makapasok din sa market, hindi yung 1,000, 2,000. Of course, ito ay valued property. Kaya hindi ka basta makapasok. Pero dahil sa pagmamahal ko sa kanila, makakapasok sila, makakahiram sila ng pera sa banko, at makakalahat sila, wala silang babayaran, basta maging seriously sila mag-aral ng mabuti at mag-aralan lahat. Nako, ang gandang balita yan, Lizzie. Yesterday lang yun. Dumating yan. Congresswoman. Wait. Po, Congresswoman. Ma'am. When I was in the elementary school, there was a postal savings bank. And I was very happy to be buying stamps para makapag-save ako. Wala na yun ngayon. Titingnan po natin. Siguro, pagkatapos po ng eleksyon, siguro para sa national na po yun. Hindi po yun. At kasi yung bank namin nakuha na na lupa namin, pero hindi sa school, gawa na po yun. Sa likod, may plans ang mga Ayala Corporation to make magkaroon sila ng yam-yam call center. Call center sa mama naman, palengke. Palengke, tapos call center. Kaya sila, makakapagtrabaho sila, makakaaral sila, makakapagbigay sila sa mga kanilang mga pamilya, at sila magiging marangal ang kanilang buhay. Hindi na siya aasa sa eleksyon, agama nila eleksyon. Eh, mahirap po yun, ilang eleksyon nung, hira lang po tayo mag-eleksyon. What are your thoughts about Ma'am. encouraging young people to save? Kailangan mag-open sila ng savings account sa mga banko. Pwede ba? Paano natin magagawa iyon para mga bata ay matutong mag-save? Mag-subi. Yes, ma'am. Anyway po, yung kausap ko po magbibigay sa mga tindera namin para hindi po sila manghiram sa mga Bombay o mga Indonesian o mga Koreas na nandyan po, nang lilipa na po sa market. Kinausap ko yung bank, imbis na sila ay magre-renta sa amin, i-waive ko renta nila para mabigay po sila na makahiram ng pera, at sila hihingin ko po sa kanila, yung po sa kanila na yung mga estudyante, kahit na maliit lang po maihuhulog na, na para pag student, pwede balang muna ang doon sa bank account nila sa deposit nila, start para ng kanilang pag-deposit po. So nako, kompleto ha, Lizzie, makakapag-subi ka. Yung then, nga po, Congresswoman. Kailangan natin turuan ang mga bata ng financial literacy. Yes, ma'am. Siguro po, makakatulong ko po kayo o yung ating pong WIC information. Kasi po, ma'am, dati po kasi andyan yung Coco Bank do sa amin building ng Robinson. Kaya lang po, para nag-change po ata yung kay Ramon Ang at saka namatay po si Boss Danding. Kaya po, yung Coco Bank at saka ibang mga stakeholders, hindi na po naging yung Coco Bank. So, we can, yung bago pong bank na magpapahiram, hindi ako papayag
na mataas ang kanilang interes at doon sa student priority nila na bigyan sila na mas mababa para makapag-deposito sila. And yung po makakapagtinda po, bibigyan sila ng i-prioritize to start the new business, the new life. Ako, panalo, di ba? Ang gaang-gaang ng pakiramdam, Lizzie. Kasi yan, no? Katabi niya yung kapatid niya, Dayan. Pakita mo yung kapatid mo. Nakita ko kanina. Ano ang hotel po yun, ma'am? Isa rin po sa mga tinulungan po ni Kong Ani. Sa scholarships. Ayan, may bago pang panibagong strategiya si Kong Ani dahil magkakaroon kayo ng savings sa bangko. Importante yung pera nyo na inyong pinaghirapan, alam nyo kung paano i-manage. Kasi talagang pag hindi kayo marunong mag-manage, konting ani ang aanihin natin. We have to really save and ano. Okay, merong tinatanong dito pa isa bago ka namin pakawala. Alam ko napaka-busy ka, Kong Ani. No? Tungkol sa... Hindi naman, I'm waiting for you talaga. Ayan. Go ahead, Lizzie, yung urban plants na, yung urban farm. Ay, ay, gusto ko yan. Oo nga. Dati kasi, sabi nyo, sana mag-set up kayo ng subdivision para sa mga teachers. Tapos, yes, ma'am. Meron doong part para sa mga farms. Planting. Ang tingin ko, magandang bagay ito para sa Metro Manila kahit na andito tayo sa syudad kung pwede tayo magtanim-tanim, diba? Urban farming. Yes po, urban farming. Maganda po yung ma'am, sinabi ko na yung urban yung po nga ito yung ating pagtatanim kasi po lahat po ng tinatanim ata ngayon, maski ang ating rice, meron na mga iba na po yung mga chemicals nilalagay. Kaya marami po tayo nagiging sakit o whatever, nagkakaroon ng, reaction sa body natin. Why not yung sa atin, na yung ating farming na natin, urban farming natin, at saka maganda po yun. Dahil meron po kami, di ba ang ating ina, may pasyent para talagang naiwan na lupa na minano ko po. Pero yung 50 hectares, meron na po akong inasay na tao. Hindi yung negosyante yun. Yun na meron siyang plano. Hindi ko alam, pero maganda raw po yun. Makikinabang. Yung 20 hectares, intact pa po yun para po kung ano kung gustong gawin ko po yun. Kaya nga, Congresswoman, ang ganda-ganda niyang concept na yan, na kahit dito kami sa syudad, pwede kami magtanim-tanim. Yes, ma'am. Livelihood na siya. At the same time, it will also mean securing our food supply. Can you imagine, isip pa yan ni Congresswoman Annie, nasa Maynila nakatira si Dayan, pero bibigyan niya ng opportunity na mag-farm sa mga iba pa niyang property na nakatiwangwang lang. And that's another livelihood, source of livelihood at food supply, di ba? So masisecure ang ating pagkain, hindi tayo magugutom. Pero Congresswoman, I remember na sabi nyo, dati naging project ninyo na para sa teachers. Yes, meron po. Nag-issue pa nga po ako. Meron po ito para sa mga retirees na magtanim-tanim. Yes, ma'am. Di pa po. Nag-meeting po tayo sa mga retirees. Siyempre po, alam nyo, mama ko, noong nag-retire siya after 50 years, masyado siya malungkot sa house. Gusto niya alis lang alis kasi nasanay siya na gumagawa ng lesson plan. Kaya po kayo, mas magaan mga retirees, dadalhin ko kayo doon sa bundok na hindi naman kayo malulungkot. Magiging masaya kayo at saka full of energy ang makukuha niyo dahil marami pong puno. Opo, at mahangin. Nako, sobrang konti na oras natin. Thank you so much, Kong Ani. Next week siguro mas mahaba-haba, no? At medyo papagalitan na ako dahil overtime na. Mag-ingat ka dyan. I'm sorry po. Next year pa, ayusin ko po yung aking ano, ayusin Zoom. Po. All right. Mag-ingat ka. God bless, Kong Ani. I'll see you then. Thank you, okay. Brother. God bless you po, ma'am. Sa inyo, Lodi, at saka sa WIC. Sa inyo, salamat. Maraming salamat sa inyo. Okay, God bless everyone. Thank you, Lizzie. Thank you, Diane. I'll see you too. Thank you,
si Agapay, si Abby, si Mace, si Jello, si Kim, at syempre si Engineer Fred Balamala. As I always say, keep God first, first, first in every area of your life, and He will direct our path. God bless you. Si Miss Loli Acosta, Sulong na Bayan, sa DWIZ 882.